dami na oh. Itong mga parang fiber, ito yung... Good morning, mga kaduring! Maghugas tayo ng pinggan. So, itong waste na to guys kasi hindi nakain for 2 days. So, kunin natin. Separate natin. So, ito guys, mga leftover na kanin. So, itong egg na leftover, baho na. Lagay natin dito yung, separate natin yung shell ng egg. Saka, itong mga leftover na kanin, ilagay natin dito. Itong leftover na food, ilagay natin doon sa container kasi may benepisyo to. So gagawin natin natin itong pagkain ng manok. Very high protein na pagkain ng manok. Punta tayo doon sa ating container na naka-imbak doon, nakalagay doon ang ating mga leftover na food. So ito guys, pag itapon natin doon sa basurahan, so yung basura natin is madumi kasi magkakaroon ng worm. Ngayon, para environmental friendly tayo, separate natin ito, ilagay natin sa container para maging pagkain ng manok natin na very high protein. So punta tayo doon guys, samahan niyo ako. So dito sa area natin, nilagay natin dito sa cool na area. So hindi dapat guys, hindi mainit yung area. Kasi pag sobrang init, mamatay yung ating ito guys. Tapos nilagay natin dito ito. Ito oh, vegetable na puso ng saging. So dami, iba-ibang leftover na food. So ito guys, bago to. Yung sa ilalim, dito sa ilalim, matagal na to. Baho siya guys. So ito naman, ito yung matagal na. So ito almost 2 months na or more than 2 months. So dalhin natin doon sa labas kasi mabaho. Punta tayo doon sa labas. Papakita natin sa inyo. Hello guys. Natin dito. Kita natin sa inyo kung ano ang laman dito. So dito lang tayo kasi mabaho. Mabaho to guys. Mabaho guys. Ah. So ito. I-open na natin. Ito na guys. So itong waste na ito guys. Iba-ibang klase to. Merong leftover na karne ng baboy. May leftover na vegetables, kanin, at saka iba-ibang leftover sa kusina pag nanghugas. So hindi lang natin lagyan ng sabon. Nagkaroon na ng worm. So ito. Ito yung papakain natin sa manok later. Kasi high protein to. Free to. Kasi waste lang sa kusina natin. So, tingnan natin sa loob. Madami na to. I-harvest natin to guys. Tapos, papakain natin ito sa ating manok. To. Tingnan nyo. So, ito. Dito na oh. So, yung ginawa natin guys, nilagay lang natin yung waste na food. Nilagay lang natin sa container. So wala lang tayong ginawa. Itong mga worm na ito, automatic lang silang i-exist lang sila. So ito guys oh. High protein to. So gustong-gusto to sa manok. So ito guys. So maybe next week or next month i-harvest natin to. Tingnan nyo guys yung susunod na video natin kasi siguro ipapakain natin diretso or lulutuin natin para sa kanila.
So tingnan natin sa ilalim. Tingnan yung mabuti. Focus mo pre. So ito. Madami na. Pwede na ipakain. Ito. So tingnan mo oh. So pwede na to kainin guys. Pwede na to. Masarapan talaga ng manok dito. Pwede siguro to tikman. Ito tikman mo. Hindi na noon naisip ko lang na yung mga food isiparit lang sa isang container. So hindi ko alam na i-exist pala yung worm. So hindi ko alam. So ngayon kanina lang tingnan ko sa internet kung mayroon bang ganito. Mayroon pala, existing pala ito sa China. Dami na oh. Itong mga parang fiber, ito yung okra, yung waste na okra. So nilagay lang natin dito yung okra na hindi nakain. So ito sila oh. Dami na siya guys. So pwede na natin to harvestin, papakain ng manok, pero hindi muna kasi dadami pa sila. Okay guys oh. Tingnan mo. Maganda na siya na pagkain para sa birds. So kahit anong birds kakain dito. Kasi alam nyo yung birds talagang hanap sila ng worm. So yun yung paborito nila pagkain. Okay. So ito guys. So yung tips lang natin guys, huwag nyo lang ilagay sa area na mainit. Yung nilagyan natin doon is cool area lang kasi mataas yung atip natin. So guys, sa susunod natin na video, later magkaroon din tayo na video episode na harvestin na natin to. Papakain lang natin, papakain na natin sa manok natin. Friendly pa ito sa environment kasi ni-recycle natin yung isang basura. So, ni-recycle natin. So naging ganito na siya. Pagkain na ito sa birds or sa manok. Update ko lang kayo sa susunod natin na video. Susunod natin na mag-create tayo ng video na harvest natin to. Kain natin ito sa manok. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo sa ating channel, pindutin nyo lang ang subscribe para ma-update kayo sa ating susunod na video tungkol sa pag-aalaga, tips pag-aalaga ng manok. Maraming salamat guys. Goodbye.